So what's up mga lods? Welcome, welcome back sa ating channel. Walang iba kundi dito sa Mr. Game kung saan mangangalikot, mangangalkalat, mangangapa tayo ng mga free to play at play to earn na game na. So balik na nga tayo dito sa Mirror 4 update. Pero syempre bago tayo magsimula, ay huwag nyo kalimutan pindutin yung pulang button sa baba, yung subscription button, at syempre pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo mamiss kung saan games pa tayo magagala. No? So balik na nga tayo dito sa Mirror 4 update. No? So kakatapos lang ng patch. No? So may mga patch note. No? So medyo malaki-laki yung patch ngayon dahil sa syempre after ng main te, may mga pinasok sila. So ang unang-unang pinasok nila is yung Hell Raid boss. No? So pang-apat na yung Hell Raid. So apat na, I mean apat na yung Hell Raid. So ang una dyan is, teka lang ha, i-open natin yung ibang mga tabs na kailangan natin. So yun. So sa patch notice, dito binanggit kung ano yung mga pinasok ngayong patch na. So unang-una is yung pang-apat na Hell Raid. No, yung level 4 ng Hell Raid, which is itong Blood Craze o Devil. Tapos merong new features ng shop, which is yung pang-gift. No, so pwede ka lang bumili ng item, tapos i-gift mo sa iba. So meron din syempre yung 600 day celebration, which is yung Golden Cherry Blossom Festival. Tapos Spirit Treasure event na naman, Legendary Spirit Treasure Challenge event. No, so yung una is yung Hell Raid. Yan makikita nyo, is yung bagong boss. No, ito. So, yung 3 pa lang yung natatapos namin kasi tinulungan kami. Yung 2 hindi pa rin tapos kasi matagal daw yun. So, ngayon may bago na naman. So nagkaroon din ng ano no, nung edit sa reward sa Hell Raid. No? So, inalis na nila yung Dark Mystic, tsaka Rare Mystic, tsaka Darkened Mystic. Pinalitan nila ng Rare Epic, tsaka Rare, tsaka Epic Dragon Artifact. So, medyo okay na to. So, makakapag-farm na ng mga gusto mag-apps ng Artifact. No, pero ang ginagawa naman natin dyan is kailangan gawin natin yan ng pang save up kasi alam naman natin na nababasag diretso yung artifact. So meron din syempre yung new mystical piece management. So ibig sabihin hotkey sa pagpapalit ng mystical piece. No, so yun lang naman siya. Tapos ito yung gift. No, so pwede kang bumili ng item na para sa'yo tapos i-gift mo sa iba. So wala namang masyadong ano dyan. So yung event ticket, so meron ng event ticket na scroll na mag-a-activate ng Samarty, Gathering, and etc. So ibig sabihin, isang beses mo lang bibilin, tapos yung apat na skill, mission scroll, ayun pala, apat na mission scroll yung mapapop na diretso. So hindi ka na magpapop ng paisa-isa. So ayan naman ang pinakita. Tapos syempre yung pet leader, no, so summon, yung gagamitin mo yung pulang summon, tsaka syempre gold para makapag-summon ng white, small white dragon Chunryu. No, so naka times 2 up siya ngayon. So yun na, wala na yung Zarkan, so wala na siya yung summon, I mean yung summon event ng Zarkan. Tapos may event ng 600 day cherry blossom festival, so makikita natin yan pag sinilip natin doon. May divine dragon festival ulit, gift surprise, so titingnan din natin yun doon. So may dream cherry blossom exchange shop, so pina-farm yung cherry blossom daily. Tapos legendary spirit treasure event, which is dark steel na naman, no. So yan, dark steel ulit siya, so wala ulit tayong pakialam dyan, yung libre lang kasi may libreng summon yan. So you can participate yan, yung explanation about dito sa legendary treasure, tapos yung mga game fix. So in summon one tap, so ito may info na. So improve summon target when creating a clan challenge and accessing expedition menu. So talunan na natin. So ito yung isa is yung sa main te kahapon. Yo, so yan lang naman siya. Ito is yung I mean natapos na daw yung main te. Tapos ito yung event na 600 day cherry blossom, which is log in event. So, daily check-in for 14 days. So, ito yung mga titingnan natin yung reward na ba yun? Ito. Yung login event. Tama ba? Yan. 14 days login event. Ang reward is Azurium, Epic Mystic, Epic Enhancement, Rare Crystal. Kailangan ko isa, no? Epic. So, Nora Soul Herb. Ito, pang ano? Oil Dragon Blessing para sa pag-a-ups ng Dragon Artifact. So, Legendary Blue Dragon Statue, Divine Dragon Enhancement Stone. So, Panax, Darkened Enhancement Stone, Ice Crystal, Lore Soul, tapos Epic Dragon Blessing. So, para sa safe upgrade ng Epic Artifact.
So, Dragon's Enhancement Stone, tapos Legendary. So, dalawang Legendary ulit na Blue Statue. So, yun lang siya. So, yung kasunod is yung Surprise Gift. Ano to? Ilang days to? So, ano to? Surprise Gift lang. So, may gift sa mailbox. So, ito yung laman. So, Advancement Drought, Epic Greed Drought, Prosperity Drop. Tapos, Uncommon Divine Dragon Enhancement, tsaka Rare Divine Dragon Enhancement. So, may libreng box. No? So, yun lang siya. Tapos, syempre, yung Cherry Blossom Exchange Shop. So, makakapag-farm ulit within 14 days. Tama ba ako? Basta kung ilan man yan. Kung ilang days man yan. So, 18 to May 1st. So, 18 to May 1st. Tingnan natin kung ilang araw siya. So, calendar. So, may calendar ko. Ito. Mali. Tama. Oh, got it. Kailangan ko sa calendar. So, ha. Slipin muna natin siya. Calendar siya eh. Paano man ito? Dami na mga achuchuchu nitong calendar na to. Ta. So, from 18 to May 1st, so halos 2 weeks. So, almost 2 weeks siya. So, makakapag-farm. So, syempre, dyan yung mga loot, which is yung epic. Yung may epic spear, oh, dragon spear, pwede na mag-craft all yung mga may ano, mga hindi pa nakakuha. So may dragon material chest, epic material mystic chest, so yung mga loot siguro to na pang-craft ng epic. So legendary mystic enhancement, so ayan, so ito yung mga permanent, so legendary enhancement stone, so epic artifact enhancement stone, so mga 600 epic ito mga box, 3 times permanent. So, tapos mga pang-codex, syempre. So, unahin nyo itong pang-codex para ma-maximize nyo yung ano nila, yung effect nila, no? Kasi pag hinuli nyo ito, hindi nyo ma-maximize yung ano, yung effect nila. So, kung makukuha ko to lahat, so, calculate natin para maano natin is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. So, 14 days. So, kung 1K yun, so 14,000. Sa calculator ko. So, 14,000 yung malulut mo minus 3,000 sa pinakaunang box. Minus another 3,000 para sa spear. Minus 1,000 sa mystic. Another 1,000 sa darkened. 2,000 sa enhancement stone. Artifact. Another 2,000 sa permanent. Legendary, so another, sana ba ako to? So, times 10, 2,000 din. So, hindi ko kukunin dito yung mga ano, itong, yung sa mga dragon enhancement, hindi ko kukunin. No? Yung mga, pang enhance ng artifact, ang hindi ko kukunin dito. So, Itong 2K na to, itong 2K na to, hindi ko to kukunin. So, yan. Kasi, ito hindi ko to kukunin itong mga to. Hindi ko siya kukunin. Kasi, ano na eh, buo na yung rare artifact ko. So, ito rin, hindi ko rin ko to kukunin. So, ang unang kukunin is itong dalawa, which is pang codex. So, ano yan? So, calculate natin, 14,000. So, 600 times 3. 3 plus, ano yun? So, ano yun? Ito. 1,200. So, 3K na kagad sila. So, saan yung back nito? Ba't kasi naka-ano? Naka-cycle. So, yan. So, 3,000 na ito kagad tong dalawa. So, eto depende pa to kung ano yung loot nito. No? Pero ito kukunin ko. Eto pag-iisipan ko pa. Meron kasi ako dalawang epic dragon spear eh. So pag-iisipan ko pa to. Pero kung
Then, hindi ko na muna siguro kukunin tong Epic Dragon Spear kasi may dalawa ako. Hindi ko pa nga nakakraft yung isa. So, medyo malabo pa makakraft ako ng tatlo kaagad. So, ito ang kukunin ko. Tapos, yung mga pang-up ng Dragon Artifacts hindi ko kukunin. So, ito kukunin ko kasi Legendary Enhancement Stone tsaka Darken yan. So, magiging usable yan in the long run. So, syempre, itong Enhancement Stone, itong Artifact, hindi ko kukunin. So, titingnan na lang natin. Pero yung mga, ito, basta ito, hindi ko to kukunin. Sigurado akong hindi ko kukunin. From dito, papunta dito. Yan, hindi ko yan kukunin. So, yung mga dito lang ako mamimili. So, ito, baka di ko na kunin. Tapos yung mga Dragon Enhancement na mga pang-upgrade ng Artifact. So, di ko kukunin. 2K, 2K. So, ilan yan? 3,000 plus 1,000. So, 4,000. 4,000 ito. Ito. Plus another 1,000. So, 5,000. So, 5,000 na kagad siya. So, 5,000 ito. So, Epic Dragon Enhancement Stone. Hindi yan. Epic Divine Dragon Artifact. Dragon Artifact Enhancement. Ito ata yung safe upgrade to. So, titignan ko pa yan. So, ito. Plus 1,000 ulit. Plus ito, which is 3,000. 3,000 ba? Ito, tatatawa. Ito, 3,000 plus 3,000. Tapos, ito, depende. 2,4 to, yung dalawa. 2,4 plus 2,4 is 4,800. 4,800. So, 200 na lang yung butal ko. So, depende. Pag-iisipan ko pa. Kasi, andito yung laman nung ano. Upon obtained mentioned item. So, ito. Ano to? Celebration Day Box. No, so yung box ng ito, ito. Itong 1K na to, ito yung laman niya. So, mga summon, kailangan natin yan. Legendary Spirit Summon Stone Ticket, kailangan natin yan. So, ito, sure na natin kukunin. Yung Steel Box, kukunin din natin dahil may mga Material Summon tsaka Skill Summon. So, yun yung pinaka-importante sa atin, yung mga Summon Scroll na to. Kasi dahil nga sa meron na chance ng Legendary, kailangan natin kunin yan. Same dito, is may Summon din siya ng ganito. Tsaka syempre may Constitution Mats. So, yung mga Promotion Mats na yan. So, kukunin natin yung mga yan. So, ito yung ano, mga effect ng Celebration. Kaya sinasabi kong unahin nyo sila is dahil para ma-maximize nyo kagad. Lalo na ito. No? Ito tsaka ito. So, kailangan ma-maximize kagad yan. Sayang kasi kung kukunin nyo yan ng late, no? Alam naman natin nag-expire yan. Kaya as much as possible, yan yung kunin nyo sa simula. So, yan ang kukunin ko para ma-maximize ko yung effect nila. So, yun lang siya. So, yung kasunod is yung, syempre yung Spirit Treasure event, no? So, yan na naman. So, ubusan na naman ng Dark Steel. Magmamahal na naman yung mga Dark Steel. So, wala tayong pakialam dyan dahil wala tayong pakialam sa Dark Steel ngayon dahil ito is nakocombine naman, no? So, kung ano, kung may legend ka na, pwede mong targeting na makakuha ng legend dito. Pero kung wala ka pa namang pagsasalpakan na legendary, so, kahit hindi mo na ito pansinin, yung itong 1M kasi is malaki itong matutulong nito compare sa isang piraso or sabihin natin, pag gumamit ka nito, makakuha ka ng 10 summon. Tapos 10 ganto lang, 10 rare lang makukuha mo. So hindi siya worth it para sa akin. Tsaka nako-combine naman siya. Tsaka nakakapag-farm naman kasi daily sa ano no, sa boss, sa raids. So hindi mo na kailangan ano, tsatsagain mo na lang rin. So ito i-focus na lang, pwedeng i-focus sa sarili or sa ano, sa item no, kung low level ka pa. At saka kung wala ka namang ipon. Kung hindi mo rin naman kasi mamamaximize yung 30 itong 30 summon, kung di mo rin naman mamamaximize, is wag mo na lang simulan. Kasi maganda yan kung makukuha mo kasi yung 30 para may sure kang legendary. So, yun lang naman yun. Kung hindi mo naman maaabot yung 30, so, wag na lang. So, yun o. Uy, mura lang pala. Teka lang ah. Hindi siya 10 million. So, 1 million lang. Nabulag ako. Usually kasi 10 million to ah. But 1 million, mura lang pala siya. Kasi kailangan mo ng hindi. Kailangan mo pala ng 10 per day. So, 1 million is 10 summon lang pala, no? So, hindi rin pala.
Nabulag ako kasi usually 100. So 1 million is 10 summons. Kailangan ko ng 30 summons, or sabihin na nating 300 summons para matotal siya. So kailangan mo na 10 million dark steel din. So yun, kasi 30 per day, tama ba? Ayun, no, 10 times per day. Legendary summon is 110 summons per day. So 10 times. So kailangan mo rin 10 million. Kung wala kang 30 million na dark steel, wag mo na lang tong kunin. Kunin mo na lang yung libre daily. May libre daily naman yan eh. Na isa. Ayan o. May libre naman siyang daily na isa. So, yun na lang. Kung di mo makuha yung burner, wag na lang tagsimulan. So, yun nga guys. So, yun lang yung mga update ngayon. No? So, syempre, maraming salamat sa mga nanatilit na nood. No? Hit like and subscribe kung nagustuhan nyo yung video. Syempre, magsisimula na ulit tayo sa Mir 4 maya-maya pag nag-up na yung server. So, yun nga guys. No, lagi nyo tatandaan. Keep grinding and keep earning. Mr. here. Peace out, guys.